it's your girl Abby. What you doing? So for today's video, I know ang tagal kong nawala. It's been 2 months since I posted a vlog for you guys. So for today's video, medyo exciting tong part na to. Cause before I show you yung how I faced my fears, I'm gonna share with you first yung aking newest baby. So my newest baby is right in front of me right now. And this is my architectural laptop. Thanks to my mom and my dad. And a special thanks also to Kuya EJ. So, ayun, ang tagal kong pinag-isipan kung ano talaga yung gusto kong architecture laptop and ano yung magbabagay or yung talagang magagamit ko. As in, up until magkatrabaho ako. So, yun. Itong laptop na to, new release siya. And hindi ko alam kung meron na nito sa Philippines. Kasi pinabili ko lang din siya kay Tita Edna. So, thank you Tita Edna. And, papakita ko na ang dami kong dada. So, this is the Asus TUF-Dash F15 2022 version. So, yung mga specs niya, hindi ako mateki na person. But yung mga hinanap ko lang na mga specs na I think magagamit ko siya is dapat i7 siya. And then yung RAM nito is 16GB. Tapos yung storage 512 din lang. I was planning to get the 1TB kaso out of stock siya, so 512 na lang. So, ayun, magpapa-upgrade na lang ako siguro. Yun yung pag-iipunan ko. And next one, 15.6 inches yung kanyang display. And also, this one is, color niya is off-black. Ano pa ba? 3070 na din siya. NVIDIA GTX 3070. So, ayun. Kasi yung nandito sa Pinas ata, 3060 GTX 3060 lang din. But, ito kasi is 3070. So, mas mataas na siya. Mas maano na siya sa graphics M. Hindi ko, ano, kasi pang gaming talaga siya. So, hindi to unboxing video. Cause, na-setup ko na siya. Ginagamit ko na din siya. Ito na yung, ito lang yung box. So, pinapakita ko lang yung box. So, here is the laptop. Super gaan niya. Less than 2 kilos. And, ang nipis din niya. Look how thin it is. So, meron siyang, ano, hindi ko alam kung anong slot to. Yung maliliit. In here. Yan. This one is for internet, I think. This one, HDMI. This is for Type-C na cables. And one USB port. And then this one is for the earphones. On the other side, meron din uli siyang for USB. This one. And then when you open it, it's gonna look like this. Diba? O yan, bukas na siya. Yung keyboard niya is nagla-light up lang ng ganyan, just white. Meron siyang 84 blade arc flow fans and 4 fan outlet. And then when you open it this way. Ayan. So ayan. The other specs, I'll be putting it on the screen. Papatagalin pa. So, the other clips after nito is yung nagpunta kami sa La Iya Adventure Park, which I faced my fears. So, it's gonna be a fun vlog. So, panoorin nyo pa din, okay? Bye, guys! This is Abby. She is afraid of heights and other extreme activities. Do you want to know how she even got here?
ano po? Okay, ikaw na. Ang ATV po namin is 500 pesos for 20 minutes ride sa forest. Ano po, may kasamang instructor. So, there are some activities na kailangan po nakasuot na rubber shoes. Even case na wala pong dalang rubber shoes, meron naman kayong marerent dito na for only 50 pesos with new socks na yun. Ano po? Tapos po, ito po yung mga race niya. For example po, gusto nyo ma-experience lahat yung mga nasabi kong activity. Meron po kaming packages. Ang package A po, inclusion po is lahat, wall climb, lahat na po may check. So for only 670 pesos only. Okay? Meron din po kaming package B, hindi po kasama doon ng infinity pool, pero daras... Oh, that's how it... Okay. I don't even know. I don't know. I'm gonna feel that damn swing. But no, the swing we can do. I wanna do the swing. Is it that? No, it's not that high. It's the. This is Avi before she goes on the zip line. How she even got here? Siyempre. Bye-bye. Bye-bye. Ano ay muna bumaba? Ate, mabubuhay ka pa! Wala mama mo! I thought we were yelling.